puntahan natin yung puno ng kasoy. Ayan si nanay, pinitas niya lahat ng bunga na ano, hinog. Sama ko daw siya sa video. Ayan yung kasoy. Kawak pa niya yung bilao. Ito, marami pa natira. Meron pang hilaw nito na kasoy, hindi pa siya hinog. Ayan guys, titikim na naman tayo ng fruits. Ito guys ay kasoy. So first time kong kakain nito, titikim lang. Titikman ko na kasi matapang yung amoy niya. The last time tumikim ako ng mabolo, sabi ng mga kasama ko dito sa bahay, bakit lahat na lang ng prutas na dinala mo dito ang masyadong matapang ang amoy. So habang maga pa at hindi sila naiinis sa akin, titikman ko na tong kasoy. Yung galing sa kapitbahay, binigay sa akin. So, titikman na natin siya. Ano kayong lasan? Nugasan ko na to guys. So, titikman natin. Let's tikip. Bakla. Bakla na matamis. Marunong kumain ito eh. Napakala siya eh. Ito yung buto. Ito yung buto. Sa tinanong ko kung kakain ng tong diretso, sabi niya, ilaga ko raw. Tinanong ko kung ilang oras, kung ilang minuto, ilang oras siya lagain. Kasi binigay niya. Sabi niya hindi na daw alam. So, sa search ko na lang yung buto. Tsaka ito, itanim ko na lang yung iba para magkaroon ng meron naman sariling puno ng kasoy. Bakla siya guys. Yan guys. Bakla siya. Hindi ko bet yung lasa niya. Mas gusto ko yung buto. So, pagkaabalahan ko na lang yung buto. Ito yung buto ng kasoy. Binalatan ko na siya. So, pakita ko sa inyo guys. Ayan. Lakpan ko muna siya. Hilaw siya. Okay lang. Mas okay yung buto kaysa dun sa fruits. Pag uwi ko, nakakita ako ng puno ng mabolo. Hindi pa ako nakakatikim nito kaya pupulot ako ng mga ilang piraso para tikman. So, kahapon guys, nadaanan ko yung mabolo kasi ang daming nalaglag. So kumuha ako, curious ako kung ano yung lasa ng mabolo, kaya sinubukan ko siya ng kainin. Hindi ko type yung kanyang lasa. Mapakla siya na matamis. So ginawa ko guys, yung mga seasonal fruit niya, ito niya yung ano, mga summer fruits.
Charan! Ayan, Indian mango. Marami yan dito sa amin. So, namitas lang dyan. Tapos pakita ko sa inyo guys kung saan ko siya pinitas.